ito ang pinakabago at napakamurang 150cc scooter sa Pilipinas ngayon. LCD panel, makikita nyo, ang ganda ng kulay, no? Itong calipers na, dual na. Itong gulong natin sa EFI, tubeless to, mga brother. Hindi mahirap hanapan ng pyesa ang motor na to. The Euro Model T 150. This time, FI na. At oo nga pala, magpapamigay ako ng bagong helmet, kaya tapusin mo tong video na to para malaman mo kung paano. Wala nang arte-arte. Pagkaalaman, ha, subukan na kaagad natin to. Pagdating sa makina, meron tong 150cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, and air-cooled, mga brother. When it comes to the power profile, ang output naman nito ay 8.6 kW. This is right around 11.5 horsepower at 8,000 RPM. Kung ikukumpara natin to sa ibang mga mas mahal na scooter, eh hindi na rin magpapaiwan to. For the torque, okay din, respectable ang hatak nito at 11.5 Nm at 6,500 RPM. Ngayon, subukan natin yung maibubuga na itong motor na to. Test natin, acceleration kagad, mga brother. Ang Euro Model T 150. Pinaka-throttle response niya, mga brother. Hindi siya ganun kalutong, pero enough punch para hindi ka naman mabitin. Ayun, oh, pag nag-throttle ka ng ganyan. So mga split second pag-throttle, tsaka niya ibibigay yung power na kailangan mo para dun sa arangkada mo. Nice. It's impressive kung ibabangga mo siya dun sa presyo niya. Etong gamit ko ngayon, this is the FI version. Ito, nasa 75,800 lang to. Kung ikukumpara natin sa ibang 150cc, magpa-plus 30,000 ka para maka 150cc scooter ka. Pero ayun, oh, ganda ng punch. So tatry natin ngayon, moving acceleration test. Magbabagal ulit tayo to around 35. At tapos to 60. Ayan, 60, 70, 80, 90. Swabe nga, swabe. Okay, sabi ko kanina napakumura. Magkano nga ba itong dalawang motor na to? For the carb version, ang presyo nito ay 68,800. At ito namang bagong labas, ang kanyang EFI version. This is priced at 75,800 pesos. Kung susumahin mo, this is about 30 to 70,000 cheaper than the other 150cc scooter na meron dito sa Pilipinas. So napakalaking tipid naman na nun. At kung wala ka namang ipon para i-cash ang mga motor na to, si Carb, makukuha mo to for as low as 2,900 pesos at 3,200 pesos naman si EFI version sa kanilang amortization. Kasama na yung rebate doon, mga brother. At alam mo ba na kapag ito ay kumuha ka ng mga units na to, marami pa silang freebies na kasama. Meron na silang kasamang helmet,
Merong TPL insurance, merong service warranty for 1 year or hanggang 13,000 kilometers. So in terms of quality, warranty, freebies, presyo, kung panalo tong motor na to. Pero pag-usapan naman natin ngayon yung forma. So sa harap makikita kagad natin yung sporty type nature ng motor na to. Very aggressive yung kanyang lines, yung kanyang mga angulo, at kapansin-pansin din naman yung daytime running lights niya. So if we see patches dito or stripes na DRL, tapos meron pa siyang form dito sa harap na nagpapaangas lalo ng motor. Alam mo yung hindi basta nilagyan ng DRL, yung pati yung daytime running light niya may forma. Tapos LED na rin ang mga ilaw niyan, mga brother. You also have a textured surface light here din sa may baba ng headlight niya. So nagdadagdag yun ng accent. Tapos yung kanyang front fender din, kumbaga proportionate dun sa pag-flow ng motor dito hanggang dito sa front fender natin. So maganda yung arrangement ng linya. Makikita mo yung sporty type characteristic ng motor na to. Tapos mapapansin natin pagdating dito sa mga accent niya ng kulay, yung fairing sa dito, this is like silver green color. Tapos ito naman parang glossy black, kasi hindi siya pure black eh. Kung titingnan mo ito ng malapitan, para siyang may mga glitters na nag-gradient effect. So ang lakas maka-premium ng look, especially considering yung presyo ng motor na to. Now, over the side, minimalist approach. Wala masyadong decals, wala masyadong dinagdag ng mga kulay. Yung color of the motorcycle speaks for itself. Meron lang siyang embossed na Model T branding right here. Tapos ganun pa rin, yung mga linyahan niya, pababang ganyan, paslan, paturok, patusok lahat para mag-characterize ng pagiging aggressive ng motor na to. Tsaka napansin ko lang, at pansinin niyo rin pala mga brother, si carb version, wala na tong decals dito. Yan ang carb version natin. Pero pagdating naman kay EFI version natin, yan, isa sa mga indication na naka-EFI yan dahil may decal siya dyan sa gilid. Ngayon, over the rear, napansin natin, ang solid ng grab bar. Okay din yung kulay, silver gray in color. Kumbaga, neutral accent, hindi masyadong confusing pagdating sa kahit na anong color variants ng motor na to. O nga pala mga brother, meron kang iba't ibang option ng mga kulay para sa motor na to. So, bahala ka nila mamigay sa kanila. Going back dito sa rear natin, LED, taillights na rin. May shape siya na letter T dyan. So, added visibility, added form as well. Naka-separate din naman yung signal light niya. So, sleek lang siya. Hindi masyadong imposing, para sporty pa rin yung datingan niya. Meron na siyang built-in na tire hugger. So, na rin yan. Malaking bagay na rin yan dahil syempre, iwas putik, lalo na sa mga tag-ulan o mga putikan na dadaanan mo. Napaka-serviceable. And then, we have a sporty type muffler right here. Tapos, with a muffler cover na rin. So, overall, this is going for that sporty type scooter segment. Napatok na patok din naman pagdating dito sa ating mga Pinoy. And, you know, ano sa tingin nyo mga brother? I-comment nyo kung patok nga ba ang forma ni Euro Model T150 para sa inyo. At dahil nabanggit natin sa umpisa ng video na to na magpapamigay tayo ng helmet, ito ang gagawin natin para siguradong makasama ka sa mga pwedeng manalo ng helmet. Una, i-like at i-follow lamang ang Euromotor Facebook page. At itong video na to, be sure na nakalike at na-share nyo na rin to. I-comment mo rin ang pangalan mo o ang kilala mong masipag na manggagawa. At i-share kung paano nyo kinakaya ang mga hamon at pagsubok sa buhay sa araw-araw. Isama sa comment ang screenshot na nakalike ka na sa Euromotor Facebook page. Tandaan mga brother, ang promo na to ay mula May 4 hanggang May 27, 2023. Sa May 27, iraraffle na natin yan at announce natin kung sino ang nanalo sa May 29. Kaya join ka na mga brother. Naku, pagkakataon mo na ito, manalo ng libreng helmet. Alright, pagdating naman sa preno mga brother, ito, umpisaan muna natin itong feature niya na handbrake. So, napakalaking bagay na ito kasi kahit yung ibang mga mas mahal na 150cc scooter or even 125 scooter, wala itong handbrake na ito. So, again, it keeps your scooter in place kapag nagpa-park ka sa medyo alanganin, hindi pantay yung kalsada. Kasi naka-engage yung rear brake mo. So at least, mas secured yan. At speaking of rear brake, pagdating sa ating rear brake, meron tayong, ito, drum brake sa ating likod. Itetest natin yan. Tapos sa harap naman, meron tayong single disc brake. Ay no, malaki na rin yung kanyang disc brake. Okay yung diameter. Ang napansin ko lang dito, na na-impress din naman ako, again, especially sa for its price point is, yung calipers niya.
itong calipers niya dual na. Tama ba 'yun, no? Dalawa na yung iipit sa disc brake na ganyan. So very impressive because a lot of the 125cc scooters, even yung ibang 150 single caliper pa lang. So goods itong preno na to, subukan natin 'yan. Yung braking niya, ano, yung braking niya, yung rear brake smooth lang, hindi siya yung bibiglang kakagat, so hindi ka maaalangan. Mas matitimpla mo yung braking niya dahil dun sa agawans. Tapos yung front disc brake, dual calipers na. Ayan o, kagat-kagat o. Isa pa. Front. Ayos. Okay mga brother, so after testing the brakes, mapapansin ko lang pagdating sa rear brake, we have a little bit of allowance. Kumbaga may laro siya. Hindi yung pag binrake natin eh kakagat na kagad. And that works as an advantage for me. Kasi mas delikado yung basta kumakagat-kagad yung ating rear brake. But if you really need that outright stop, dependable naman yung ating front disc brake na talagang kumakagat naman. Wala tong ABS, but yung simpleng pagtimpla mo ng rear at saka front brake mo will really add confidence to stopping power nung motor na to. So pagdating sa brakes, okay to. Punta naman tayo sa suspension niya mga brother. Sa harap, meron tayong telescopic fork. At sa likod naman, yung monoshock coil spring, yung suspension niya. Ngayon, sakyan natin para makita kagad natin yung initial play when you ride your motorcycle. So ito mga brother, pansinin nyo yung pag-play ng suspension. Ayan, sa pa. Ayan. So mapapansin natin, the rear at saka yung front nag-e-engage. Ibig sabihin, may reaction na kagad yung suspension dun sa rear at saka sa front natin. So that's a good indication na responsive yung suspension in such a manner na distributed yung reaction niya given kung saan ako nakaupo. So right off the bat, pag ride natin, nag-e-engage yung front at saka yung rear suspension. So that's a good indication. Pero para mas makita natin, i-ride natin to ngayon. Mapakita ko sa inyo yung suspension play na ito. Okay, so after natin subukan yung suspension nito mga brother, yung sa front natin, maganda yung rebound. Kumbaga sakto lang, hindi basta pumapago o bumabatok agad. Sakto lang for its scooter type. Pagdating naman sa rear natin, yung damping niya can still improve a little bit, pero hindi naman to the point na hindi ako komportable dun sa ride ko. So serviceable still, pero na-impress ako dun sa ano niya, sa play ng front suspension niya. So goods. At isa sa mga features nga pala ng suspension nito is you can adjust it. Hindi mismo yung suspension, pero kung saan natin ipupwesto yung rear shock. So advantage to para sa mga mas shorter rider dahil i-adjust lang natin yung pwesto ng ating rear suspension, mas mababa na yung seat height nito. At saka syempre mas aangulo yung ating suspension. So that's another experience, another level pagdating dun sa rear shock natin. So it's something that I haven't seen sa ibang mga scooters na meron tayo din sa Pilipinas. So it's good na ito may built-in na pwede mong iiba ng pwesto yung rear shocks. In effect, ma-adjust yung seat height at saka yung play nito. Okay mga brother, pagdating sa gulong, okay yung sukat nito dahil ang likod natin meron tayong 180x14 at sa harap naman meron tayong 90x80x14. So maraming available na gulong if you want to upgrade kasi standard lang naman yung size na napakadaling maghanap niyan. Ngayon, ang pagkakaiba lang ng EFI version sa carb version when it comes to the tires is itong gulong natin sa EFI, tubeless to mga brother. Ayan, tubeless yan. Tapos, pagdating naman dito sa carb version, ito naman, ito yung de-interior. So isa yon sa mga pagkakaiba bukod dun sa engine profile nila ng EFI at saka sa carb. But if you want to upgrade yung sinasabi nating goma natin, then napakadali lang maghanap ng pyesa nito kasi maraming kasukat na gulong to. Pagdating dun sa performance ng pinakagulong natin mga brother, it is serviceable. Bago pa rin lang kasi yung gulong kaya hindi ko pa siya talaga madala dun sa mga aggressive cornering at yung mga medyo talagang matest natin, no? But as I always recommend, kung talagang gustong masatisfy yung
performance ng gulong mo, isa yan sa mga unang pwede nating palitan pagdating sa motor, saka na yung mga forma-forma. Pero kung if you will go for the stock, sa tingin ko okay din naman to. Just be sure that you have the proper break-in muna bago mo ibirit yung performance talaga ng gulong mo. Pagdating naman sa seat height at overall riding position, para matansyan yung mga brother, you may use me as a reference. I am 5'10 in height. Ito, sakin na natin. Sa tingin ko, maraming mga shorter riders na matutuwa sa motor na to kasi napakababa lang ng motor na to. Ito, yung ground reach na, lapat na lapat yung paa ko sa kalsada. At gaya ng nabanggit natin kanina during the suspension, is pwedeng i-adjust yung seat height na ito by adjusting yung pwesto ng rear suspension natin, yung rear shocks natin. Built-in na yun, mga brother. Ia-adjust mo na lang. So, napakalaking bagay, especially for shorter riders. Ngayon, pagdating naman sa ergonomics natin, upright riding position, standard din yung feet ko. Ang sapatos ko, mga size 11. You know, I still have a little bit of space para gumalaw yung paa ko para kahit papano, iwas ngagay, lalong-lalo na pagdating sa mga long ride. So, medyo pagdating sa seat cushion niya, yung lambot ng kanyang upuan, sakto lang. Yung pagdating naman sa angkasa natin, malambot din. Actually, malambot talaga. Pagdating dun sa mga OBR, dun sa mga angkas natin, although ang structure ng seats na ito kasi panipis. Hindi naman masyadong manipis na manipis, pero panarrow siya dito. Pero, kumbaga, yung comfort level makukompensate niya kasi malambot to. Ayan. Ngayon, pagdating dun sa manibela natin, medyo parang feeling ko mas mababa yung position ng manibela nito than a lot of the scooters na meron tayo kasi usually mas angat yung position. So at least ito, mas relax lang, parang nakababa lang yung kamay mo dito, upright yung position ng likod natin, so komportable din naman, no? So, and yung turning radius ng manibela natin actually has very good turning radius. Ayun, no? Masasagad natin yung pagliko nitong motor na to. For my height, kung talagang isasagad mo while you are running, medyo may sabit lang siyang konti dito. So, mag-i-effort ka lang. Kailangan iiwas mo dito yung hita mo dito sa manibela if kailangan mong isagad. Subukan natin mag-U-turn sa makitid na kalsada na to. Ayun na. Kayang-kaya. So, syempre dapat, para walang daya, nakaangat yung paa. Makita talaga yung totoong turning radius ng motor eh. Sobrang okay turning radius na ito. Kayang-kaya kahit mag-iit ng kalsada. But other than that, okay yung riding position, komportable, walang stressful factor when it comes dun sa overall ergonomics sa pagmamaneho ng motor na to. And features naman tayo, mga brother, yes, mura para sa 150cc scooter ang presyo nito, pero hindi tinipid sa features. Bakit? Simulan na natin. And so pagdating sa kanyang DRLs and yung headlight natin, pwedeng i-off at saka i-on. So okay yun, plus point yun, lalo na sa mga gusto magtipid sa baterya. And for a scooter of this size, okay na rin na meron tong engine kill switch. Ito, mga brother, oh. Ayan. So may engine kill switch na rin siya. Obviously, electric start meron din. At paborito ng marami, lalo-lalo na kapag nag-aalangan, kapag walang kickstart, etong motor na to merong kickstart. So kung titingnan nyo, dito, ayan, meron tayong kickstart. So in case maalangan yung baterya ng motor mo, safe tayo dyan. Ngayon, pagdating naman dito sa harap, meron tayong LCD panel. Makikita nyo, ang ganda ng kulay, no? So simulan natin from turning on. So di ba ang high-tech nang dating? So the information that we can see are some of the basic information, yung ating fuel gauge, yung speedometer, yung temperature, yung clock, tsaka yung trip meter natin. Ngayon, etong buttons na yan, actually, akala ko hindi napipindot etong mga buttons na to kasi matigas. Yung pala, ito yung tinatawag na touch button. Hindi touch screen, but touch button. Kasi itatapat lang natin yung daliri natin dyan. Tapos, yan, no? Pwede mo nang makita yung ibang view. Hindi talaga siya yung dinidiin na ganun. So, okay, di ba? Isa mga features din, dito sa harap, mga brother, meron rin tong built-in na pass switch. I know. So, for safety, if you're passing an intersection, ayan, serviceable yan dahil nakakapagsignal tayo sa mga kasalubong natin. And then, pagdating naman dito sa harap, meron naman tayong mga pockets. Medyo mababaw lang siya. Hindi ka pwede mag-store ng cellphone dyan dahil hindi nga secured. Pero meron tayong dalawang front pocket na pwede mo lagyan ng maliit na inumin or mga basahan. Yung iba, barya, ilalagay dyan. Meron rin tong built-in na USB
charging port, mga brother. Again, USB na, so hindi na kailangan ng adapter. Napakalaking tulong niyan. Pagdating din dito sa harap, meron din tayong utility hook. So para dun sa mga bagahe natin, mas masisecure natin, hindi siya basta-basta mahuhulog. And paborito ng marami, meron din tong gulay board na meron tayo dito. So mga mas mahigit sa ano ko, sa palad ko, yung sukat ng gulay board na to. So mga bag, yung mga ibang groceries natin, pwede rin yan. Pagdating naman doon sa seat compartment natin, mga brother, eto. Good enough space para sa ating mga jackets, documents, at iba pang mga pinamigay. Pagdating naman sa fuel tank, eto, meron tong 6.5 liters worth of fuel. Serviceable, lalo na kapag city drive, malaki ng bagay na 6.5 liters ang fuel mo. Dahil yung iba, mas maliit pa dyan, eh, baka mabitin pa. So at least, okay na rin, practical na rin yung sukat nung tangke ng gas natin. And nakita niyo yung mga features, maraming mga serviceable features, practical, okay ang performance ng makina, maporma din ang motor na to. Pero ang question ng marami, oh nga brother, mura nga, pero kumusta naman ang availability ng pyesa? Meron silang website, Facebook page, Gazada and Shopee, in which dedicated yung shop na yan para sa mga pyesa ng mga motor na to. So pwede kang mag-online order na lang. Pero para naman dun sa mga nag-aalangan sa mga online order, binuksan natin itong motor na to para makita talaga natin kung ano ang kamatch na piyesa nito. And upon checking yung air filter niyan, yung mga CVT set niyan, katulad ng drive phase pulley, yung ating bell, yung belt niyan, may kamatch na iba kahit sa ibang mga Japanese brand. Even yung battery nito, so standard din naman yung battery nito, so hindi ka mahihirapan na maghanap in case kailangan mo nagpagpalit ng baterya. Actually, pati itong grab bar na to, standard din ang sukat ng grab bar nito. So may napakaraming brands na nagkikater if in case gusto mong palitan ng grab bar ng bracket for your top box. Katulad ng nakikita nyo sa screen nyo ngayon, tinest na natin yan. Goods, swak na swak sa mga pyesa. So yung inaalaga natin na baka mahirapan sa pyesa, maraming kamatch na pyesa ang motor na to, mga brother, sa kanyang mga Japanese counterparts. So hindi mahirap hanapan ng pyesa ang motor na to. And that's our motorcycle feature for today, mga brother. Again, this is the Euromotor Model T150. We just featured yung kanilang FI at saka na yung kanilang carb version. Given its price point, mga brother, ano sa tingin mo? Sulit nga ba ang presyo ng motor na to? I-comment mo yan sa ating comment section at pag-usapan natin. In the meantime, para updated ka sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, katulad ng Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. Ngayon, nanunuyot na ako, sobrang init. Maghanap ng pag-anig. Salut! Let's go! Eh, wala naman akong helmet! 30 to 70,000 peso cheaper than some of the 150cc. Ano ba yan? Ulitin na natin, nabubulol ako. At kung wala ka naman, pag ako may gera na eh. At kung wala ka man namang... It's the heat.